pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin yung lahat. At sumayin rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyariang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, naluba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyariang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagsasaloob ng pagtitiis na aming Panginoong Jesucristo, si Santa Catalina ay pinag-alam mo sa iyong pag-ibig at sa masigasig na paglilingkod sa iyong simbahan. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, ang iyong sambayanay naway laging magalak sa pakikisa kay Kristo at sa pagpapahayag ng kanyang pagkabuhay. Bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol, noong mga araw na iyon, naging matiwasay ang simbahan sa buong Judea, Galilea at Samaria. Ito'y tumatag at lumaganap sa tulong ng Espiritu Santo at namuhay na may pagkatakot sa Panginoon. Naglalakbay noon si Pedro upang dumalaw sa mga kapatid sa pananampalataya. Sa pagdalaw niya sa mga kapatid sa Lida, natagpuan niya roon ang isang lalaking nagangalang Eneas. Ito'y paralitiko at 8 taon nang nararatay. Eneas, ani ni Pedro, pinagagaling ka ni Jesucristo. Tumindig ka't ayusin mo ang iyong higaan. At tumindig siya agad. Nakita siya ng lahat ng naninirahan sa Lida at Saron at nanampalataya sila sa Panginoon. Sa Hopi naman, may isang alagad na babae, ang pangalay Tabita. Sa Griego, ang kanyang pangalan ay Dorcas, na ang ibig sabihin, usa. Ginugugol niya ang kanyang panahon sa paggawa ng mabuti at pagkakawang gawa. Nang mga araw na iyon, siya'y nagkasakit at namatay. Nang mapunasan na ang bangkay, ito'y ibinurol sa silid sa itaas. Di kalayuan sa Hopi ang Lida. Nang mabalitaan ng mga alagad na naroon si Pedro, inutusan nila ang dalawang lalaki upang siya'y pakiusapang pumunta agad sa Hopi. Sumama naman sa kanila si Pedro. Pagdating doon, dinala siya sa silid sa itaas. Agad lumapit sa kanya ang mga babaeng balo na nananangis at ipinakikita ang mga balabal at mga damit na ginawa ni Dorcas noong ito'y nabubuhay pa. Pinalabas ni Pedro ang lahat. Siya'y lumuhod at nanalangin. Pagkatapos, humarap siya sa bangkay at sinabi, Tabita, bumangon ka. Dumilat si Tabita at naupo nang makita si Pedro. Hinawakan ni Pedro ang kanyang kamay at tinulungan siyang tumindi. Pagkatapos,
Tinawag niya ang mga banal at ang mga babaeng balo at iniharap sa kanila si Dorcas na buhay na. Nabalita ito sa buong Hopi, kaya't marami ang sumampalataya sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Sa Diyos ko't Panginoon, anong aking ihahandog? Sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob, ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Sa tuwing magtitipon ng lahat ng kanyang hirang, ang anumang pangako ko ay doon ko ibibigay. Masakit sa kalooban ng puwon kung may papanaw, kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Panginoon, naririto akong inyong abang lingkod. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Ako ngayon maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin sa iyo ko ilalagak. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga alagad ni Jesus na nagsabi, "Mabigat na pananalita ito. Sino ang makatatanggap nito?" Alam ni Jesus na nagbubulong-bulungan ng kanyang mga alagad tungkol dito, kaya't sinabi niya, "Dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang salitang sinasabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay, ngunit may ilan sa inyong hindi nananalig sa akin. Sapagkat alastas ni Jesus buhat pa nung una, kung sino-sino ang hindi nananalig sa Kanya, at kung sino ang magkakanulo sa Kanya, idinugtong pa niya, iyan ang dahilan kaya ako sinabi na walang makakalapit sa akin malibang lobi nito ng Ama. Mula nooy marami sa Kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa Kanya, kaya tinanong ni Jesus ang 12, ibig din ba ninyong umalis?" Sumagot si Simon Pedro, "Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa sa inyo ang salitang nagbibigay buhay na walang hanggan.
Naniniwala kami at ngayon natitiyak namin kayo ang banal ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna po ang lahat. Mga minamahal kong kapatid, narinig natin sa ating mabuting balita ang patungkol sa katotohanan, ang katotohanang dala sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. At napakagandang pakinggan ng isang katotohanan. At sa ganda nito, o kasing ganda nito, napakahirap din naman pong panindigan ang isang katotohanan, lalo na kapag hindi ito maayon sa ating gustong mangyari o sa ating mga pakay sa ating buhay. Isang katotohanan po, kapag merong injustice, pinaninindigan natin. Hindi ba po, ganun na lamang tayo makareact kapag nakakakita tayo ng injustice sa harapan natin o kaya pag nakakita tayo ng isang tao na gumawa ng mali, galit na galit tayo, gusto natin siyang parusahan. Sapagkat alam natin na yun ang dapat gawin, yun ang katotohanan, yun ang dapat panindigan ng isang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya, grabe na lang tayong makapagsalita doon sa mga tao na hindi ginagawa yung tama, yung hindi naninindigan sa katotohanan, yung patuloy na gumagawa ng mali. Pag convenient sa atin, panindigan ng katotohanan, paniwalaan ng katotohanan, yan ang katotohanan na dapat sundin pag naayon sa atin. Pero nakakalungkot mga minamahal kong kapatid, ganyan lang naman tayo, malakas ang ating loob pagka convenient sa atin, pag madali sa atin o maayon sa ating kagustuhan ang isang katotohanan. Pero pag yung katotohanan inconvenient na, nakakaapekto na sa atin, maaring magdala sa atin, no, upang tayo ay mapahiya, madala sa alanganin, malabas yung katotohanan ng ating maling ginagawa, ayaw na nating panindigan yung katotohanan. Tulad ng mga sumusunod na alagad kay Jesus, marami siyang tagasunod na pagkatapos silang malaman yung katotohanan, hindi nila matanggap. Hindi nila malunok, hindi nila maisabuhay. Bakit? Inconvenient sa kanila. Sa kaugalian pong Hudyo, sa kanilang pananampalataya, pinagbabawal po, alam niyo po yan, sa ating aklat ng Levitico kung paano ipinagbawal yung mga pagkain na may bahid ng dugo. No? Kung gaano sila ka-strict doon sa pagkain ng mga hayop. At alam natin kung paano ang ating Panginoong Hesukristo sa ating narinig na mabuting balita, ibinabahagi ang kanyang sarili bilang ang kanyang katawan ng ating tinapay, ang kanyang dugo ng ating inuming nagbibigay buhay. Sa ating pananampalataya, napakahalaga po ng banal na Eukaristiya sapagkat ang ating Panginoon muli sa hindi madugong paraan ibinibigay ang kanyang sarili bilang pagkain, bilang inuming nagbibigay buhay. Ito po yung katotohanan hindi nila matanggap. Pero mga minamahal kong kapatid, sa ating mananampalataya o naniniwala sa ating Panginoon, ito pong hindi matanggap na katotohanan, ito po yung nagbibigay sa atin ng buhay. Yung kalakasan po nating nagmumula sa banal na Eukaristiya ang dahilan kung bakit po hanggang ngayon patuloy tayong kumakapit sa kabila ng ating mga pinagdadaanan at mga problema. Hindi po natin nauunawaan, no? Lahat ng bagay na nangyayari sa mundong ito. No? Pero tinatawag po tayong kumapit sa ating Panginoon at patuloy na magtiwala sa Kanya. Hindi po natin alam, hindi natin alam ang dahilan kung bakit nangyayari, pero alam po natin sa ating sarili, sa maraming pagkakataon, yung unanswered prayers, yung mga panalangin natin na parang walang sagot mula sa Panginoon, o malayo doon sa ating hinilingang kasagutan, ay ipinag-adya tayo sa kapahamakan. Yung pagdadala sa atin ng Panginoon, o paglalayo sa atin sa Panginoon sa gusto natin,
ay karaniwang nagdala sa atin ang kaligtas na hindi natin namamalayan. Katotohanan po ito ng ating buhay na kahit pagbalibalik ta rin natin, hindi natin maunawaan, hindi natin matalos sa pamamaraan ng Diyos, ay nagbibigay sa atin ng buhay, nagpapanibago sa atin, nagdadala sa atin o nagdadala sa atin sa buhay na kasama ang Diyos, tayo'y natututong tumalikod sa ating mga kasalanan. Yung katotohanan na ayaw nating tanggapin ay patuloy na nakapagliligtas sa atin sa maraming pagkakataon. Kaya naman, mga minamahal kong kapatid, ito po yung hamon sa atin ng ating Panginoon, tayong mga sumusunod sa Kanya. Hindi mo maunawaan, hindi mo matanggap at malunok ang katotohanan ng nasa harapan mo, ito'y mula sa Diyos. Hilingin mo yung grasya, no? Na nawa itong katotohanan ito, pumawi ng iyong takot. Kaya minsan ayaw nating maniwala dahil natatakot tayo na mawalan. Natatakot tayong mawala yung kakapiranggot na pininiwalaan nating nagbibigay pa sa atin ng pag-asa at buhay. Naalala ko po yung isang imahe ng ating Panginoong Jesus. Alam ko po marami sa inyo nakakita na sa social media nito. Yung bata may hawak-hawak na maliit na teddy bear. At anong sabi ng ating Panginoon, no? Trust me, magtiwala ka sa akin, no? Ibigay mo sa akin yung hawak-hawak mong teddy bear. Ang sabi ng bata, ayoko po. Pero yung daladala ng Panginoon sa kanyang likod, isang malaking teddy bear. At ano yung sinasabi sa nito, mga minamahal kong kapatid, yung pangarap natin, maliit lang para sa ating sarili. Pero yung pangarap ng Diyos sa ating buhay, napakalaki na hindi natin kayang lubusang tanggapin o maunawaan, kahit maunawaan sa panahong ito. Ano yung kailangan nating gawin? Magtiwala sa kanyang pamamaraan. Kahit kailan po, mga minamahal kong kapatid, hindi nagpapabaya ang Diyos. Kahit kailan, hindi tayo iiwanan ng Diyos. Manindigan po tayo sa katotohanan. Ang ating Panginoong Jesus po, ang katotohanan, siya po ang tunay na nagbibigay buhay. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, inihahatid sa atin ni Kristo ang mga salita nagbibigay na buhay na walang hanggan at tayo'y sumasampalataya, bunga ng pananampalatayang ito. May pagtitiwala tayong magsumamo sa ating Ama sa Langit na dinggin ang mga panalangin ng pamayanang ito. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Ang mga pinuno ng simbahan, naway sumunod sa Panginoon ng buong puso, isip at lakas, manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Ang mga pinuno ng mga bansang nagdaranas ng kaguluhan, naway walang patid na magsikap na makapaghatid ng kapayapaan at katarungan sa kanilang mga bansa, manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Atin nawang maunawaan na ibinibigay ng Diyos ang pinakadakilang katunayan ng kanyang pag-ibig sa nananatiling presensya ng banal na sakramento, manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Ang mga may sakit at nagdurusa sa matagal ng karamdaman, naway magkaroon ng kapayapaan ng damdamin na dulot na nagbibigay ginhawang mga salita ni Kristo, manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Ang mga namayapa naway magtamasa ng walang hanggang kapayapaan kay Kristo, manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak.
Mga minamahal kong kapatid, ilapit natin sa ating Panginoon ang mga personal nating kahilingan. Isama po natin sa ating panalangin ang lahat na nag-alay para sa misang ito at ang lahat na mga kalalawa sa purgatorio. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Ama, nasa iyong anak ang mga salita ng buhay. Wala kaming patutunguhan kundi sa Kanya. Inialay namin aming mga panalangin sa ngalan Niya na nabubuhay at naghahari magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Ito ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. Matanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal na ang munting alay mula sa amin, buong puso namin hintayin, pagpapala na amin hiling. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ginugunita namin Santa Catalina, tanggapin mo itong aming ginaganap na paghahain nagdudulog kaligtasan upang kami nakabatid sa Kanyang natutuhang maalab na pag-ibig ay makapagpasalamat sa iyo ng totohanan at masigasi sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning nga marapat ni ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ikinagagalak naming may mga banal na tao na natalaga ng sarili ng anak mong si Jesucristo upang ipamalas sila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa aming ibinigay ang iyong anak na minamahal, ang kabanalang iyong taglay ay hangad mong kamtin ang tanan. Ito ang pinanggagaling ang aming ngayong nililingon. Dito mo rin nais kami makarating na tumantong. Kaya kaisa ng mga hiling siawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal at tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu, ginbanal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan na tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Hindi kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan.
Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklot sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Isa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Bispo at ng Tanang Kaparihan. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gaya hindi na lahat na mapumanak. Kaawa mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pag-idapat ng lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Isa na malabirhing Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang San Jose. Isa na mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri si kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya, ang lahat na parangal at papuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, nasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin naman na kagagaling na utos sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami Diyas sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at iliyos lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinanibigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunguyin mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Sama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin niyo rin. Ibigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsulod po ang lahat. Mga kapatid, ito si Jesus ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalan nawa tayo ng katawan ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig
Bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Maraming salamat po. Announcement, ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na mga ministry organization na samahan ng ating simbahan na salubungin ang pagdating ng mahal na Birheng Maria ng Antipolo dito po sa ating simbahan ngayong araw na ito. Ang misa ng pagtanggap ay sa ganap na 10 ng umaga na pangungunahan ng ating rector na si Reverend Father Rufino Sescon Jr. Mananatili po ang mahal na Birhen ng Antipolo hanggang Linggo, April 30, 2023 at ang misa naman ay pamamaalam ay sa ganap na 6 ng gabi na pangungunahan naman ni Reverend Father Reynante Tolentino, Rector ng Antipolo Cathedral at susundan ito ng alaylakad para sa kapayapaan patungong Antipolo. Makiisa po tayo. Maraming salamat po. Patuloy pong pinalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards
pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nawa iyong pagbigyang dito ay mapakinabang ng pag-iral kailanpaman. Sa aming pinagsaluang piging ng pangkalangitan na tinanggap ni Santa Catalina para sa kanyang ikababuhay, kahit sa lupang ibabaw, sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong kanagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutang may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nila mga imahen at dasalat. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayo ng mga pangyarihang Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglayang kapayapaan ng Panginoong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos.